So again, good day mga kapamilya, no? So na-review na nga natin yung accounting cycle. And now we will be dealing with the double entry system of accounting. So pag sinabi pong accounting, double entry system po ang accounting. Meaning dalawa po yung ire-record mo sa tuwing may mangyayari sa business. Isang debit at isang credit side. Ano? Okay? So debits and credits po ang tawag doon. Pag left column, debit. Pag right column, credits. Okay? That's why accounting is considered as double entry system. May debit, may credit, walang kupit. Joke lang. Okay? So ganun po. Na? Pero sa totoong buhay, may mga naliligaw na landas. Ayun, nagkakaroon ng ikatlong column. Yun yung kupit. Debit, credit, kupit. Pero bawal po sa atin yun. Sa practice, according to the Philippine Accountancy Act of 2004. Unethical po yun. Okay? So nawa, hindi po tayo dumagdag sa mga corrupt. Okay, pero wala pong pinatatamaan, pero yung iba baka mag-file pa ng candidacy, ano, joke lang. Okay, so module 1.6 na po tayo ngayon, debits and credits, mga kapamilya, hello! Philippines, hello world. Okay, our reference for today is based on the book entitled Accounting Principles 1 Revised Edition 1991, Arganda et al. Okay? So ito po yung pinaka-summary noon. Ang dami-daming sinasabi ng mga rules of debits and credits. Pero kung isa-summarize mo, eto lang po iyon. Now, so di ba naaral na natin kung ano yung assets, ano yung liabilities, ano yung equity, ano yung income, ano yung expenses. Ngayon, aalamin mo na kung paano siya nire-record. Kapag po sinabi dito, mayroon pong malaking T. Ano? Yan po yung malaking T. Nakakita na ba kayo ng malaking T? Ayan. Ngayon nakakita na kayo. Malaking T yan. Ano? So yung kaliwang ping-peng, debit. Yung kaliwang, ay yung kanang ping-peng, credit ata niya pong. Ano? So again, malaking T, debit yung kaliwang ping-peng, at credit yung kanang ping-peng. Okay? So kapag po tumaas yung ari-arian o yung assets ng company katulad ng pera, ano, cash. Pag nadagdagan ang pera ng company, asset siya, di ba? So kung asset siya, debit siya pag nadagdagan. Siyempre pag nabawasan, doon lang siya sa kabila. Oh, pag bumaba ang cash, bumaba ari-arian, lumiit ang ari-arian mo. O di credit kamot. Ana. Kailan ba kung lumiliit ang ari-arian? For example, nagbayad ka. Ano ba pinambayad mo? Pera. O di credit cash ka ngayon. Ana. Next po tayo. Pag naman ikaw, tumaas ang utang mo, ikaw ay mag-credit liabilities. Ano? Isang utang na account ay yung sinasabing accounts payable. Pag ikaw umutang ka, tumaas ang yung utang, mag-credit ka ng accounts payable. Pag nagbayad ka ng utang mo, ano, yan po ay debit ka naman. Pag de-debit ka ng liability account title, katulad ng accounts payable. Kapag ikaw naman ay nakatanggap ng investment, yung company ay nagpasok yung owner ng kanyang asset papunta sa company, magkakaroon ng increase in equity. Ibig sabihin, magre-credit ka. Magre-credit ka tol, tumaas. Oo, tumataas minsan kasi. So, magre-credit ka tol. Oh. Kaya naman dito, ginagamit mo capital dyan. Owner's capital, credit ka na on. Ano, at i-debit mo yung asset na pinasok niya. Kasi nag-increase yung asset ng company.
And syempre kung nabawasan o naglabas naman yung may-ari ng ari-arian mula sa company, may withdrawal. So kapag nag-withdrawal ang may-ari mula sa business, may decrease equity, may pagbaba ng net asset o equity. Therefore, ikaw ay magde-debit ng drawings account o withdrawal account ng may-ari. Aras. Kapag ikaw naman ay kumita ka, so tumaas kita mo o di nadagdagan ang kita mo, edi magre-credit ka doon sa equity. Kapag ikaw naman ay bumaba o may lugi ka, ikaw naman ay magbibibit ka sa capital, which is an equity account. Bakit? Kasi ang pakinabang ng kita ng company ay mapupunta sa account ng may-ari, which is the capital account of the equity cluster. Pero kapag nalugi ang company sa accounting period na yon, ang account din ng may-ari, which is capital account in the equity, ang magdurusa din noong getching niya. Yan po ang summary ng debits and credits. Yan po ang rule sa debits and credits. Pero kung ako ay estudyante, hindi ko yan kinabisado kasi wala naman yan sa libro namin. Saka ayokong nagkakabisado. Kaya ang ginawa ko, ito ang personal kong analysis diyan. Ito ginawa ko, pero hindi nyo to makikita sa libro. Assets. Pero kung ayaw nyo sundin, bahala ka sa imo. Assets yan. Assets. Liabilities. Plus equity. Siya, di perfect yung teacher. Plus income. Minus. Equity. Minus expenses. Yan. Ayaw bumaba. Kaway. Yan. Lakihan ko na lang para ma-happy. Yan. Okay na ba? Ayan. Ayan na nga. Pasaway na liability. Yan. Okay na ba yan? Ayan. Kung makikita ninyo, nakikita ba? Pag hindi nakikita, i-zoom ninyo yung screen nyo. So, asset is equal to liabilities plus equity plus income minus expenses. Ito po yung gamit ko nung ako ay estudyante pa. Kasi ayoko nagkakabisado ng napakarami. Kung dito po yung equal, sa pagitan ni asset sa kanong mga kanang pingping na liabilities, equity, income, expenses, nandyan din po. Kasi ito pong ALE, assets is equal to liabilities plus equity, accounting equation. Pero ito, yung ginawa ko pong pinakita ko sa inyo, ito po yung tinatawag kong expanded accounting equation kasi sinama ko po yung pang-apat na aleg. Pang-apat at pang-limang elements ng financial statements. So kung nandito po yung equal, meaning pinapakita po ng formula na ito, na yan po ay dapat ang asset ay equal po sa lahat nito.
Okay? So, ang asset ay equal sa pinagsama-samang liabilities, equity, income minus expenses. Okay. So, ibig sabihin, nandito ang hati na T. Yung malaking T na yan, ipapasok mo dito. So, si assets ang kaliwang pingping at si liabilities ang kanang pingping. Liabilities, equity, income, expenses. Kung dito, kapag tumaas ang assets dahil nasa kaliwang pingping siya, debit ka. Pag nasa kanan ka, credit yan pag tumaas yung mga yan. So kapag tumaas ang assets, debit ka. Pag tumipat ka sa kabila, pag tumaas yung mga yan, credit ka naman. So pag tumaas liabilities mo, credit ka. Pag yung equity mo tumaas, credit ka. Pag income mo, pag tumaas, yung benta mo, credit ka. Ang expenses mo, pag nadagdagan gastos mo, debit ka. Bakit? Ang rule sa algebra, negative sign siya, oh. Diba ito positive, 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 negative. Therefore, kung etong liabilities, equity, income ay credit dahil nasa kanang pangping sila, o kanang face sila, ano, so ibig sabihin, babalik ta rin mo siya. Kasi kung itatransmit mo siya, ililipat mo siya sa kabila para maging positive. Therefore, debit po siya. So kung ayaw niyo pa rin ng ganong sikulo, ano, di isipin nyo, ang una at huling financial statement elements, debit yan pag tumaas. Yung gitna na tatlo, credit yan pag tumaas. Babalik ta rin mo na lang pag bumaba. Pag nabawasan ang assets mo, credit ka. Pag bumaba, liabilities mo, debit ka. Pag bumaba, equity mo, debit ka. Pag bumaba, ang income mo, debit ka. Pag bumaba, ang expenses mo, credit ka. Ganun lang. Dito sa accounting, bawal yung maybe, maybe. Dapat, kung kaliwa ka, kaliwa ka. Kung kanan ka, kanan ka. Hindi pwedeng wala kang pipiliin. Dapat pula o puti. Ganun lang. Tanggal ang ikaw na magtuloy. Okay? Sa pula, sa puti. Tanggal ang Okay? So, ganun lang po siya. So, ganun lang po muli, ano? Kung kayo po ay gusto nyo magkabisado, di eto yung kabisaduhin nyo. Pero kung gusto nyo naman ng puro analysis lang nasa utak nyo, di eto pong ginamit ko nung ako ay college. Ayan, sarili ko po itong analysis. Debit, credit, 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 debit. Una at huli, debit yan pag tumaas. Pag tumaas naman yung gitna, nasa credit ka. Okay, ganun lang po. Okay, do you have any questions? Now, the table is open. Okay, since for the sake of those asynchronous, ano, you may comment down below your questions. And I'll read it and find time to answer your questions. Thank you. Okay?